We just had an interview with Senator with the former Senate President Franklin Drilon at ang sabi po niya, hindi daw pwede mag-imbestiga while Senate is in recess. Sino may sabi? Senator Franklin Drilon. Senator Franklin Drilon, at ito daw ay base sa rules ng Senado. Iba ba ang rules ng Senado? Iba ang rules ng House of Representatives? Good point. Ay, sir. Sir, are you still there? Hindi, parang daw yata initiate kasi hindi nyo pa daw na naumpisahan. Oh. Para umpisahan ninyo yung investigation nyo kasi yung sa House ongoing na eh. So what's the difference? The difference, I understand, Senator Bato, is that yung sa House investigation ay dumaan ng plenary at nagpatuloy lang during recess. Pero ito daw, walang Senate in session na mag-approve in plenary ng investigasyon. I think that's what he meant. Yun po. Well, ang bala ko kasi is motopropio. Yung ginawa ko ng investigasyon patungkol sa PDEA leaks about drugs. I will continue that investigation. Ay, sir, so yung PDEA leaks investigation po ninyo, hindi dumaan sa Rules Committee? Tama ko ba? Hindi ni-refer sa committee ninyo ng rules? Hindi. Kayo mismo ang nagsimula. Oh, kasi yung po sinasabi ni Senator Drilon kanina, ni former SP Drilon, ang sabi niya, kailangan sundan ng proseso, at least nung panahon niya, kailangan daw sundan ng proseso na may resolution muna, na isasampa, tapos dadaan sa Rules Committee. Ang Rules Committee i-refer doon sa committee na kanyang i-assign para hindi daw magkagulo-gulo doon sa mga komite na mag-overlap. Yun po yung tanda niya sa mga patakaran. Well, titingnan natin, kung kailangan talaga ng resolution, then we have to wait for the reopening of session ng Senado. Pero kung yung isang option ko naman na pwedeng i-avail is that continue ko yung aking PDLX investigation, which is still active. Live, no? Ito pa yun na-terminate. Hangkwa pa yun. The last thing that we had was suspension only. Okay, ang isa pa pong punto ni Senator Franklin Drilon ay, to quote him po, pangit na ang magpapatawag ng investigasyon, kayo po na posibleng kasama kayo doon o involved kayo doon sa bagay na iimbestigahan. Nakakasira daw sa kredibilidad ng Senado. Yes, sinasabi ko na nga yan. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, I was hesitant at first to conduct my investigation in my committee dahil nga lalabas na self-serving. Baka sabihin ng taong bayan, ginagamit ni Bato yung kanyang committee para i-trim yung kanyang sarili. Mm-hmm. Kaya hesitant ako talaga at first. Pero kung wala na talaga ibang paraan para ma-maintain natin yung checks and balances between two houses, then I think pwede ko ipagpatuloy yung aking pediatric investigation. Sir, bakit po check and balances? Senator, open po ba kayo na mag-committee of the whole after the recess? Sandali lang naman yung recess nyo eh. Pwede ba kayong open ba kayo? Yun yung suggestion nung iba nyo yung mga kasama sa Senado, mag-committee of the whole na lang daw. Oh, wala problema. Wala akong problema dyan. Okay ako doon. If talagang pre-questionin nila yung aking motopropio investigation na suspended investigation doon sa PDLX, then pag-usapan namin. Mm-hmm. Senator, nabanggit niyo na po ba kay former President Duterte, na balak ninyo at pumayag na ba siya? Kasi kahapon sabi niyo, most likely he will agree si former President Duterte to appear basta kayo ni Senator Bongo yata ay nandun. Na sound out niyo na ba siya si President Duterte at payag na siya? Hindi pa nag-galing sa kanya officially. That's only an assumption on my part na kapag ang Senado ang mag-imbestiga, whether or not andyan ako or wala ako, wala si Senator Bongo, basta Senado ang mag-imbestiga, mas komportable siya mag-attend.
Senator Bato, balikan lang sinabi niyo po kanina na parang may checks and balances between the two houses. Nagtataka lamang po ako, bakit may checks and balances between the Senate and Congress? Parehas legislature. Oo. Hindi ba usually it's a check and balance between, executive, judicial, and Congress the legislature? The branches. Bakit hindi ba applicable sa both houses yung checks and balances? Kaya nga, hiwala yung dalawang houses para merong existing checks and balances. Mm-hmm. But what po do you want to check and to balance in this particular case, Senator Bato? Ano ho yung gusto niyong kumbaga balansin o i-check? Simple lang, no? Nakikita natin na parang sa takbo ng investigasyon ngayon ay para bang lumalabas na ang pinapaniwalaan ngayon yung mga dating drug lord protectors. Sila na ngayon ang hero. Tapos, bilay na ngayon yung mga pulis na nagsumikap na makahintok ang drug problem sa ating bansa. So, siguro, lalabas man lang yung totoo on both sides. Then, tingnan natin na we have to contend that para ng investigation. Uh-huh. Pero sir, to Tito Ronaldo's point last week, yung mga tumestigo last week are si Garma, dating police na very very close kay Pangulo Duterte, at si Espinido na dati rin pinure nung panahon ni dating Pangulo Duterte sa drug war. Kaya nga nagtataka ako kay Espinido, bakit nagsisimulan siya ng katakot-takot, ang daming kasinungaling na sinabi niya, baka something is behind. Okay, Senator Bato de la Rosa, ito po no si Garma at saka si Espinido, hindi ito mga low level people na I mean hindi ito masasabing medyo malapit sa presidente. How do you feel ho na mga taong malalapit sa presidente ang parang bumabaliktad ho ngayon? That we have to find out in our own parallel investigation na gagawin sa Senado. Malalaman natin yan. I guess ang tanong ko po, Senator Bato de la Rosa, do you feel also some pressure na at some point na building up, dahil eto nga si Garma, no, bumaliktad, do you also feel some pressure na may pressure sa inyo na magsalita na rin? Well, the pressure on me is na sa konsensya ko na nakikita ko na sumusobra na yung kasinungalingan na sinasabi dyan sa lower house. Kaya kailangan natin naman somehow tingnan natin sa Senado kung magiging consistent ba yung sinasabi nila. Kasi meron tayong ibang perspective, merong ibang point of view na i-inject dyan. So malaman natin kung just leave us the investigation at you will know. Magmumonitor naman kayo eh. Mm-hmm. Ganito na lang, Senator Bato, ganito na lang. Yung loyalty, tawagin na po natin loyalty po nyo kay dating Pangulong Duterte, no? I mean, hanggang dulo ba to? Kasi nakita po natin, itong malalapit rin dati kay President Duterte, parang nagbago ng tono. Kayo po? Nasa tao yan? Nasa tao lang yan kung maging opportunistic ka or bibigay ka sa pressure, baka magbago yung paningin mo, pero I'm sure, I know where I stand. Okay, and where is this, Senator Bato? I mean, will you be with the president, with the former president, all the way? My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. Yan, okay. I will sink and swim with President Duterte. Yes, sir. Okay. Well, sir, I guess that's the best way to end this. But I also have to ask you, diba, if you're the one presiding over that investigation and from the very start, yun po yung position ninyo, wouldn't that put you in a conflict of interest? Hindi ho ba mahirap kayo mag-imbestiga doon sa witness kung mulat sa pool, meron kayong ganun deklarasyon? Ay, ang sabi ko nga, loyal,
Tanong niyo ako ng loyalty. Bakit? Gusto niyo mag-i-plastic ako? Gusto niyo mag-i-plastic ako? Kakulit kasi kaya. Magtakon niyo, kunwari ako sa inyo na hindi ako loyal. Okay. So, loyal ako sa tao na yan. Sige. Pero mag-imbisiga ako, meron naman din akong pangsyon bilang chairman ng Senate Committee of Public Order and Dangerous Drugs na dapat kampanan. So I know where I stand. Sabi ko nga, I know where I stand. Okay. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Thank you, sir. So much for your time.